Rio Akaho, tatalunin ko lang yung angas ng Pinas nyo. Naoya, Inoue na Dawit. Quadro Alas, hindi nagpasindak, handang ibuhos ang lahat. Itong at pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag niyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Balita sa mga pambato na isasalang pasabog na video, lahat yan nandito. Minyo Cruz TV ang iyong paborito. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing. Ayon sa kapatid ni 3 Division World Champion General Quadro Alas Casimero na si Coach Jason Casimero, kung ano nga ba ang masasabi ni Rio Akaho kay Japanese Monster Naoya Inoue na panay daw ang takbo kay Quadro Alas at bakit daw ito lalaban kay Casimero. Ito nga po at panoodin natin ang video footage sa pagtanong ni Coach Jason Casimero. Mr. Akaho, ano naman ang masasabi mo kay Naoya Inoue na laging tumatakbo na kalabanin si Tata at ikaw? Bakit mo gustong kalabanin si Tata? Anong masasabi mo kay Naoya Inoue na laging tumatakbo? Why is it that Naoya Inoue tries to avoid the jungle most of the time while Akaho would rather fight Jason face to face, you know? Because Janlil has said in the past so many times that he wants to fight Naoya Inoue, but Naoya Inoue, as per Jason, has been able to avoid Janlil in the past. So wherein lies the difference? Why Akaho now wants to fight Janlil in December? Samantalang malaki naman ang tiwala ni Rio Akaho na kaya niyang talunin si Quadro Alas, ay tila hindi naman nasindak sa kanya ang angas ng Pinas sa mga banat ng Hapon. Ayon naman kay Casimero, na excited na nga daw ito sa magaganap na laban sa pagitan nila ni Rio Akaho at handa na nga daw nitong ibuhos ang kanyang lakas sa laban at magpakitang gilas sa kanyang manager na si Egis Climas. Walang ka exciting club ba siyang na kaya niya talaga pabagsakin yung mga ganun pa, di ba? At syempre shoutout nga pong muli sa mga boxing fans dyan. Marami pong salamat sa pagsuporta. Dito na lang ang aking boxing news report. Babu!